What's up mga guys? Magandang umaga, tanghali man o gabi, saang sulok ka man naroon sa mundong ibabaw na ito. Topic lang ulit tayo guys, tungkol dito sa mga maiinit na usapan tungkol sa 2022. Na may mga KFLM defender natin na nalilito sila kung ano ba ang tatakbuhan ng ating idol sa 2022. Ano ba ang dapat niyang gawin? Ano ba ang role niya para sa Pilipinas? Ano ba ang nararapat niyang gawin para sa Pilipinas para sa tunay na pagbabago? Kung sa Senado man siya, ano ang gagawin niya roon? Kung ano man ang naisin niya doon sa Senado, ay hindi naman basta-basta may papatupad dahil pagbobotohan pa yon. Makikipagbabagan pa yon doon. Kumbaga, para sa akin, at talagang nararapat na si Idol ay dumiretso na sa pinakamataas na posisyon. Napakaliwanag na nga po na kanyang sinabi sa kanyang mensahe, the power to lead, ang kapangyarihan na manguna ay narito na. Halika at pakinggan nyo rin yung kang mga audio recording niya na ibinigay niya kay Sekiyama sa kanyang call hour na in-record ni Sekiyama ay iblinag din natin. Napakaliwanag po doon yung mga ninanais niya na mamuno. Hindi na natin dapat pag sabagay, kanya-kanya tayo ng hindi pa nga kasi nagsasalita si Idol. Pero paglabas niyan, sabi ko nga, paglabas niyan, dadagsa ang mga supporter niyan. Sabi ko sa inyo, pag lumabas yan si Idol, hindi na niya kailangang magpakilala sa Kongreso o sa Senado man. Ang sabi na nga niya na ang kapangyarihan ng manguna ay narito na. Naniniwala akong balang araw ang bansang aking kinatatayuan ngayon ay babangon muli upang maipakita ang totoong kahulugan ng buhay ng pagbabahagi. Pagtulong sa bawat isa na makahanap ng mga karaniwang layunin na magaganap sa mga tao upang mapatakbo sa ilalim ng mga prinsipyo ng pag-ibig, kahabagan at kabaitan. Ang ating buhay ay dapat na umunlad upang mabuhay sa isang bansa na nagpapakita ng pagkakapantay-pantay, liberalismo, justisya at kalayaan ng walang kontrol, pang-aapi, pag-agaw at mga paghihigpit ng labis na nagdadala ng otoridad. Dapat tayong magkasabay na maglakad upang mahahanap natin ang taas ng tagumpay
sa pamamagitan ng mga pagbabago, kailangan nating baguhin ang ating mga paraan ng pamumuhay upang tayong lahat ay mabuhay sa mga pag-unlad. Nais kong sa bawat hakbang na gagawin ko ay hahantong ang aking buhay sa aking hangaring ibigay sa akin ng lakas na nagmula sa itaas. Panahon na para sa isang pagbabago. Ang pagwawalang kilos ay hindi maiangat ang buhay ng mga tao ng bansang ito. Dapat mayroong mga paraan at pamamaraan upang itaas ang pinakamataas na taas upang maabot ang hindi maabot na mga pangarap ng bawat mamamayang Pilipino na nakatira sa tatlong sulok ng mga lupaing ito mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Ayan, napakaliwanag po. Ang gusto niyang mangyari hindi lang po sa isang bayan o isang distrito, ngunit mula Luzon, Visayas at Mindanao. Yan po ay buong Pilipinas po. Gusto niyang mamuno. Ayun mga kaibigan. Yan po ang aking pagkaintindi dito sa The Power to Lead. Ang aking pangarap ay mapabuti ang buhay ng milyong-milyong nabubuhay pa rin sa kahirapan ngayon. Dapat nating sanayin ang pilosopya ng egalitarian na ang lahat ng mga tao ay pantay-pantay at nararapat sa pantay na mga karapatan at pagkakataon. Malalapit na ang oras ko upang makinig sa isang tawag. Sinasabi kong hindi ako, ngunit tayo. Ayun, hindi lang daw siya. Kailangan niya tayo. Kailangan niya ang ating suporta. Sama-sama nating baguhin ang bansang ito. Ang pangarap na ito ay magiging katotohanan sapagkat tatayo ako sa harap mo. O yun, napakaliwanag po. Ang kapangyarihang mamuno ni Francis Leo Marcos. Napakaliwanag po yan, yung kanyang mensahe na yan na ipinaparating po sa inyong lahat, sa ating lahat mga kaibigan at mga guys. At lalong-lalo na ang mga ka-FLM vlogger ko na ipakalat na natin ang mensaheng ito ng ating idol ng pandemya. Alamin natin, nandun naman sa kanyang YouTube channel yung mensahe ng mga yan. At meron nga yung bagong audio recording niya na akin din iblinag. Kaya huwag na tayong magtalo-talo kung saan siya nararapat. Sa bagay, kahit tayo nagtatalo-talo ngayon, wala namang problema yon dahil kanya-kanya tayo ng prinsipyo at ideolohiya at sariling opinyon. Kumbaga, karapatan natin ipahayag ang ating mga damdamin. Pero ito nga ang sinasabi ko. Yung sinasabi pa na kailangan niya ng partido kung sa Senado siya tatakbo dahil pangkalahatan daw yan. Eh kung ang partido naman ay makakatulong sa iyo kung ikaw ay maliit at walang kakayanan. Eh si idol po ay hindi niya kailangan ng makinarya. Ano ba ang ibig sabihin ng makinarya sa politika? Ay pera lang yan eh. Kailangan mo ng pera para lumakad kang mag-isa.
Eh, kayang-kaya ni Idol po yan. Hindi niya kailangan ng, kumbaga, hindi niya kailangan sumakay sa iba para magkaroon ng mga supporter. Dahil, siguradong sigurado ako, lalo ngayong pumutok na nga po siya, na namimigay ng mga bigas, salamin, at kung ano-ano pa, mga pagtulong, ay siguradong sigurado, lalong-lalo na kung siya ay makakalabas na, ay siguradong babaha ang mga suporta mula sa taong bayan. Kaya para sa akin talagang siya ay nararapat na tumakbo sa pagkapangulo na. Wala na, hindi na dapat maging senador yan kasi makikipagbangayan lang siya doon, makikipagbabagan lang siya sa mga batas-batas na yan. Ang mga naisip niya ng pagbabago ay hindi niya basta-basta may papatupad dahil kailangan pa na lagdaan ng isang presidente. Samantalang kung siya ay presidente na ay pipilihin lang niya yung mga batas na naaayon sa kanyang kagustuhan na pagbabago. Kagaya ng mga libreng pabahay, libreng edukasyon, libreng tubig at libreng kuryente. Libre na po lahat. Kayang-kaya po yan ni Spiritual Wonder Boy. Lalong-lalo na pagka pinirmahan na ang presidential decree para maipatupad ang will and testament para makuha na ang mga tinubo ng mga inilagak ni dating Pangulong Marcos sa World Bank. Ayan. Kung hindi nyo po nalalaman. At maraming ang nagko-comment dito na talaga naman ang kanilang suporta ay bilib na bilib sa mga pahayag ni Idol, sa mga words of wisdom niya ay talaga namang nakakabilib. Kaya halos lahat dito sa nag-comment sa aking latest vlog patungkol sa kanyang audio recording, yung bagong audio recording niya, ay talagang gusto nilang maging presidente si Idol Francis Leo Marcos. Kaya sana mga ka-FLM vlogger ay magtulungan tayo para iangat ang isang Francis Leo Marcos pagdating sa 2022. At sa lahat ng mga FFCI worldwide ay ipakalat natin ang mga mabubuting gawain ng ating idol Francis Leo Marcos na ngayong Abril nga 5, 6, 7 ay pupunta naman sila sa Bataan. Tingnan mo si Idol, wala pa siya sa labas. Ang makinarya niya ay tuloy-tuloy na gumagawa ng kabutihan kahit wala siya sa labas. Nakabakasyon kumbaga. Ay ang mga makinarya niya sa pamimigay ay tuloy-tuloy. Hindi po nagbago. Tuloy-tuloy pa rin. Ibig sabihin, iyan ang katalinuhan ng ating idol ng pandemya na kaya niyang patakbuhin ang mga dapat gumagalaw ay kaya niyang pagalawin kahit na wala siya sa, kumbaga, wala siya sa labas. Sabihin na natin nasa loob pa siya. Ay kaya niyang pagalawin ang dapat pagalawin. Iyon ang aking sinasabi, mga kaibigan. Kaya napakaliwanag po ang kanyang mensahe na ang kapangyarihang mamuno ay narito na.
alika. Ayun. Kaya hindi na po sa Senado ang pinag-uusapan natin ito. Kapangyarihang mamuno, napakaliwanag po. Ayun lang ang aking masasabi. Kaya sa darating na 2022, kung ano man ang naisin ni Idol, ay ating suportahan para sa tunay na pagbabago. Matupad na ang ating mga minimithi. Kaya hanggang sa muli, ang inyong kaibigang Roman Carino LTV magbabalik.